Reina ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami pagintapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na Kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ina ng anak ng Ama, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipit, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit lahing lahi. Ipinakikita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga magugutom, at pinalayas niyang wala nininuman ang mga mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina, at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari niyo ba munang tingnan ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, "Mahal ka ng Diyos." Narinig natin sa ating mga pagbasa ngayon na tayo'y pinapaalalahanan ng Diyos sa kanyang wagas sa pagmamahal at habag. Sa ating ebanghelyo, itinuturo ni Jesus na ang tunay na pamilya ng Diyos ay hindi lamang nakabatay sa dugo, hindi lamang nakabatay sa pisikal na kaugnayan, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, "Sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina." Ikaw at ako, tayong lahat ay tinatawag na maging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, kung susuriin natin ang ating sarili, nakahanda nga ba talaga tayo na sundin ang kalooban ng Diyos? Madalas sa ating buhay, kung ano ang gusto natin, iyon ang dapat masunod. Kung ano ang nais natin, iyon na lamang ang ating pinakikinggan. Minsan, nahihirapan natin na sundin ang kalooban ng Diyos dahil sa ating mga personal na kagustuhan at kahinaan.
Madalas kasi, hindi tayo marunong makinig. Madalas kasi, kung ano ang nais natin, iyon ang ating ipagpipilitan. Ngunit sa pamamagitan ng ating pagsusumikap at pagtitiwala sa Kanyang awa at gabay, nagiging posible ang lahat. Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sinabi ito ni Jesus, hindi upang itanggi si Maria, kundi upang matularan natin si Maria na laging handa na sundin ang kalooban ng Diyos. Ang buong buhay ni Maria ay buhay na pagsunod sa kalooban ng Ama kasi buo ang tiwala ni Maria sa Diyos. Hindi na siya nagduda. Buong-buo ang kanyang tiwala sa kabila ng lahat. At iyan din ang paanyaya sa akin at sa iyo. Matularan nawa natin si Maria. Magtiwala tayo sa Diyos. Oo, at ang ating buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok. Marami tayong nararanasan ng mga pagkadapa o paghihirap. May mga nagkakasakit, may nawalan ng trabaho, may mga nawalan ng mahal sa buhay, may mga dagok na kinakaharap. Bahagi naman talaga yan ng buhay ng isang tao na naglalakbay. Ngunit sa kabila ng lahat, ibigay pa din natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Masunod nawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Buong pagtitiwala ang ibigay natin sa Diyos na sa kabila ng mga hirap, sa kabila ng mga sakit, ng mga nararanasan, nakahanda nawa tayo na masunod ang Kanyang kalooban. Sa mga pag-aalinlangan at hindi kasiguraduhan sa buhay, ilagay natin sa Diyos ang ating pagtitiwala. Sa mga pagkakataon na nawawalan na ng lakas na sumunod sa kalooban ng Diyos, ilagay natin ang buong tiwala natin sa Diyos. Sa mga pagkakataon na nanghihina ang ating loob upang tuklasin ang Kanyang kalooban, ipanatag natin ang ating loob sa habag ni Jesus. Mga kapatid, matuto nawa tayong makinig. Matuto nawa tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang magtutulak sa bawat isa sa atin upang ang ating kapwa ay mahalin at paglingkuran. Si Maria ang magtuturo at maglalapit sa atin kay Jesus. Kaya hingin natin ang mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria upang tayo ay hindi mapalayo sa Kanyang anak, upang tayo ay maging matatag na sumunod sa kalooban ng Diyos. Tularan natin ang Mahal na Birheng Maria sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tularan natin ang Mahal na Birheng Maria na laging nakikinig at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Suriin at tanungin natin ang ating mga sarili, paano ko mas maisa sa buhay ang kalooban ng Diyos sa araw-araw? Ano ang mga hadlang na kailangan kong mapagtagumpayan upang maging mas malapit sa Kanya? Ikaw at ako ay inaanyayahan na sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na dapat na nagahari sa ating buhay, hindi ang personal na kagustuhan lamang. Hindi natin ipipilit ang mga pansariling kagustuhan, kundi tatalima tayo sa plano at kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
Mahal na poong Jesus Nazareno, ikaw na mapagpatawad at puno ng habag, tulungan mo po kaming maging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Gawin mo kaming tunay na bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at pag-asa upang sa bawat araw ay magawa naming ikaw ay mapaglingkuran at ang aming kapwa ay mahalin tulad ng iyong pagmamahal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito sa pagunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway iyalay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo naway dinggin ang tinig ng Diyos na nanawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumao naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging tapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Amang San Benito at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
tagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin, mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa, sapagkat gumawa ang noon ng mga dakilang bagay, banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas, at kinahahabagan niya ang mga sa kanya'y may takot, at sa lahat ng salinlahi ang awa niya'y walang hanggan. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, at ang mga palalo'y pinangalat ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas. Ipinulit sa upuan ang mga makapangyarihan, itinapok, itinaas ang mga mabababang loob, at kanya namang binusok ang mga nagugutom, pinaalis walang dala ang mayamang mapangmataas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas. Announcement. Sa darating na November 23, 2024, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na ikalima ng hapon, at susundan ito ng prosesyon ng Santissimo Sacramento patungong pambansang Dambana ni San Judas Tadeo sa Malacañang. Sa November 24, 2024, Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Hesukristo sa Sanlibutan ay sa ganap na ikatatlo ng hapon, at susundan ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na, at sa buong buwan ng Nobyembre,
Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Diyos ko, Padre Jesus, Nazareno, pinaramal na namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, pinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ilulwalhati namin.